algebra na nakukuha natin is ano, good evening. Good evening. Ano tayo ngayon? Trivia about 0, 1, 2, and 3. Actually, 0, 1, 0, 1, 2 lang dapat tayo. 0, 1, and 2 lang. So, dinagdagan ko na, no? Trivia about 0, 1, 2, and 3. Okay? So, yun yung ating topic ngayon. Para lahat ng ano is maka-cover natin. Para pagdas ng October, at least alam natin lahat yung... Ay, thank you po sa ano na sa mga nag-follow sa atin, no? Nagla-like, nag-share ng ating live, no? So, yun. So, simulan na natin yung ating discussion, no? So, zero. Pag sinabi nating zero, meron tayong mga concept about zero, no? Good evening, Sir JL. Ano ba kayo kanina sa kabilang live natin kay Sir Sirang Susi, no? Oh, hindi niyo nakita. Kasi hindi ko gets yun, eh. Na pagka pumasok pala ako sa live na kabila, magiging live na rin pala ako nun. So, ngayon, ano na talaga? Tayo, live na talaga natin ito, ano? Okay, the concept of nothing. Zero is unique because it represents the concept of nothing or the absence of quantity. This was a revolutionary idea in mathematics and had a profound implication in science and philosophy. So, yung zero, yung wala. No? Kung sakaling may, ang unit natin is money, ang concept ng zero is yung wala kang pera. Okay, so next is yung zero ka. Zero peso, ibig sabihin wala kang pera. Okay? So zero mathematical rule is neither positive nor negative. No? So ibig sabihin, kasi kung maalala niyo yung number line natin, 0 1 2 and 3. So yung zero kasi wala siyang negative, wala siyang positive. Nasa gitna siya. Thank you po sa mga nagpo-follow sa atin, no. And follow niyo lang 'to kasi tatapusin natin yung algebra ngayong October, no. Sana makaya natin. And its common cannot be represented as a fraction of two non-zero integers. Ibig sabihin, halimbawa, hindi mo siya kayang i-represent ng ganito, no? Halimbawa, dito mo lang siya pwede. Yung nasa taas lang yung zero natin, tapos dito naman nasa baba is something hindi zero. Kasi pagka dinalawang zero mo yan, magkakaroon tayo ng tinatawag na indeterminate. Indeterminate, no? So, next, in addition, zero is additive identity, meaning that adding zero to any number leaves the number unchanged. So, pag sinabi natin mga additive identity, ibig sabihin, halimbawa dito, 5 plus 0, so parang walang epekto dun sa number. Di ba? Ganun yan. Halimbawa naman, pag multiplicative identity, kung yung additive identity is 0, yung multiplicative identity naman is 1. Bakit naman siya 1? Kasi pag nag-multiply ka ng kahit ano sa ibang number, yun ay 1. Okay? So, yun yung dagdag nating mga definition. Alam ko muna. Division by 0. Na pag sinabi natin division by 0, kung naaalala nyo yan, tinatawag yun natin na undefined. No? So, halimbawa, any number, no, na hindi 0, halimbawa, negative 1. Pag dinivide natin ng 0 yan, magiging sagot daw dyan is undefined. Okay? Huwag nyo kakalimutan yung concept na yan, ha? And then, zero plays critical role in calculus, no? Pag particularly limits. Pag sinabi nating infinitesimal, ibig sabihin niyan, halimbawa 0.00001, no? Ay, good afternoon, Ma'am M. Thank you sa pag-share ng live, no? Long time no see. Kapon kasi wala ako, no? Nag-skating tayo. Pag sinabi nating infinitesimals, no? Number na pinakamalapit na sa zero pero hindi ka aabot sa zero. Thank you, Ma'am Lorraine, sa pag-follow sa atin. No, maliit na number na, pero hindi ka aabot sa zero. Okay? Eh, yung tinatawag natin na infinitesimal. Okay? Sa limits yon, no? Sa limits. Wala pa tayo doon. No? Definition pa lang. Siner ko po kay Chan. Good evening, Sir Chan. Kasi kaya papasok siya. Good evening. Next, binary system. May gusto tayo after nito, no? Binary system. In computing, zero is the only two digit used in binary system, no? Okay. So, isa pang sa katangian ng 0 is ito, sa 0 tsaka 1, no? Sila yung tinatawag na binary natin. It's essential how to computer store process data representing of state in. So, ito yung mga sinaunang alam. Good evening, Jenny Junior. Thank you. Good evening. Sorry, medyo gabi tayo na. 10:21
10:21, no? Good evening, thank you po sa pag-follow sa atin. Okay? So, ito yung mga katangian ni Zero, no? Meron tayong binigay dyan na lima. Tsaka ito pa yung, di ba, huwag nyo kakalimutan, ito pinaka-importante. Pag 0 divided by 1 or any number na hindi 0, tawag natin dyan 0. Pag nasa taas siya, no? Pag numerator. Numerator. Pagka yung, kunyari, 2 divided by 0 naman, tawag naman natin dyan is undefined. Undefined. Ipuprove natin yan sa mga susunod na ano. Tapos pag 0 divided by 0, yan naman ay indeterminate. Okay, ano pinakaiba ng tatlo? Ito, ibig sabihin kasi, ilang 1 daw makukuha mo sa 0, edi 0. Okay? Tapos pag 0, 2, kunyari, na any number divided by 0, undefined. No? Ibig sabihin, hindi daw siya kayang i-define ng algebra natin or ng math natin na ginagamit. So, yung proving nito, siguro sa geometry na lang natin i-prove. Okay? And then, yung indeterminate, same din. Ibig sabihin ng indeterminate, hindi natin ma-determine. No? Doon din natin i-define niya pag nag-geometry na tayo. Okay? Basta yung huwag nyo kakalimutan, indeterminate, 0 over 0. Yung undefined is 2 over 0. Ito yung 0 naman is 0 divided by any real numbers. Next. Number 1 naman. Ano naman ang mga katangian ni number 1? So, katangian ni number 1 is siya ay tinatawag natin na multiplicative identity. Ibig sabihin, kahit anong multiply mo sa kanya, kay 1, yung magiging sagot is yung number pa din. Now, thank you po sa mga nagpa-follow sa atin, Ace and Paradox, no? So, tinatawag natin na multiplicative. Yung 0 kanina, pag inad natin siya sa kahit anong number. Ay, thank you po, Paradox, sa pag-send ng donut. Thank you po. Kahit anong i-add natin sa 0 kanina, kaya sa tinawag na additive identity, kasi kahit anong i-add mo sa kanyang number, yung number pa rin yung sagot. Dito naman kay unique identity or yung multiplicative identity, kahit anong i-multiply mo sa kanya, yung pa rin yung number. Hindi nagbabago. Okay? Prime debate. No? Pag sinabi naman natin prime debate, ito naman yung while 1 is used to be considered a prime number, it's no longer modern definition. So, since a prime number must have exactly two distinct positive divisor. Kasi diba, sinasabi natin, pagka prime is, kunyari, 2 times 1. So, ibig sabihin, meron kang ito, tsaka ito, dalawa. No? Yung sarili niya, at tsaka itong 1. Ngayon, si 1 kasi, puro lang times 1, times 1, times 1 lang yan. Di ba? 1 pa din. So, hindi natin siya kinukonsider na prime. Okay? Hindi kasama si 1 sa mga prime. Okay? And then, philosophy symbol, tinatawag natin singularity. No, yan, sa philosophy and symbolism, one symbolizes unity, singularity, or being the first and the best, no? Yan yung ating mga definition naman. Si 2 naman, 2, isa naman sa definition ni 2 is importante. 2 is the smallest and only prime, only even, no? Only even. All other prime numbers are odd. Oh, kung nagigets niyo 'yon, kasi si 2, ang factor lang nito is 1 times 2 lang. No, sarili niya at saka 1. So, ang mga susunod kasi kay 2 na even is 4, 6, 8. Lahat sila puro na, anong tawag pag hindi prime? Composite. Okay, composite na yun. Okay, duality. Numbers of and concept of duality. Balance. Okay, next. Number 3, mathematical significance. No, 3 is the first odd prime number and it's known as the first Fermat prime. Ayun lang yung definition ni 3. Na. So, ayun yung mga katangian ng mga numbers natin ng 0, 1, 2, and 3. Sinama ko lang siya dito sa lesson natin sa algebra. Yes, prime number is a number that has only two factors, one in itself. Yan. So, tama yun, Sir JL, no? Kasi, ano po ang Fermat prime? Ay, hindi ko pa inano, nilagay ko lang siya dyan. Fermat prime. Ano ba yung sabi ng Fermat prime? Tingnan nga natin. Hindi ko yan sinama sa, nilagay ko lang dyan para pampadami. Tingnan natin, ha? Pwede naman ilagdag dito sa definition natin. Fermat prime. Tinangan natin. If 2 is then it's V power. Oh! Ayun ang Fermat prime. Alam ko na. Ang Fermat prime, ito daw yung ano niya. Yung halimbawa, 2 raised to K plus 1. So, ang value ng K must be greater than 0. Tama ba? Definition natin ng Fermat. Okay. So, yan. Tama.
Halimbawa, kung greater than 1, yung greater than 0 daw yung k mo, so pag naglagay ka dyan ng unang-unang k mo is 1 halimbawa, na, tama ba, integer lang ba si k? It's a vehicle to say, it's a subscriber for the only non-permat prime, 3, 5. Okay. Alam ko na yung mga permat prime. Yung permat prime, kasi parang isa sa mga ano nila yung permat prime, ang ginagawa nila dyan, halimbawa, sobrang laki. Ayan, ito yun, kaya naging 3 permat prime. Kasi 2 magiging 3, di ba? Ayan. Tapos, para kasing meron silang theory sa sa permat prime na halimbawa, sobrang laki ng number. Hindi. 2 raised to, halimbawa, 10, ganyan. Ganyan siya kunyari yung number, no? Pag pinlasan 1 mo, or kaya minainusan mo ng 1, parang automatic yan na nagiging prime number siya. Parang ganun. Uy, net class. Sir, 2 raised to 10 plus. Ayan, tama. Thank you po. Yes, prime. Okay. I gets. Thank you, sir. Padak sa akin. Mock, thank you po sa pagpalo. Night class. Yes, sir. Wolfie, night classes tayo kahapon. Hindi na nakapag, ano, ang traffic sa, ano, ang traffic sa Rose Boulevard. Meron yatang, ano, yung, may, ano, kagabi. Hindi kami mabot. Umabi na ka, alas dos na. Labot kami ng apat na oras. Yun, nasakit sa paa. Tapos kumain kami doon sa gilid ng, ano eh. Labot kami ng alas gis. Doon sa, nag-ano-ano kami doon sa gilid ng MOA kumain. Tapos nakauwi na kami alas dos. Ang traffic sobra kasi mayroong fun run. Kaninang umaga ata yun. Yun. Okay, kaya, ang tagal namin makauwi. Sabi ko, makakapag-live pa ako nito eh. Kasi hindi na umabot. Okay, let's have our ano, nasaktong-sakto dating ninyo. Meron na tayong quiz. Quiz number 1 na tayo, no. Thank you po sa mga nagpapala sa atin. Thank you. Yung mga ano natin, yung mga regular class regular students natin nandito na, no. Sir, yung dinidiscuss niyo for let. Pwede siyang pumasok sa let, no. Kasi mga definitions ito. Pero more on ano tayo ngayon talaga. Lahat ng concept ng algebra, iniisa-isa natin ngayong October para maano natin, para kumbaga parang ma-master natin yung algebra. So lahat ng naman ng concept ng tinuturo sa college, more on algebra din naman yung pinanggalingan. Kaya maganda na ano. Ma'am G sharp, no. G sharp. Ano sagot? Walang nagsasagot, ah. Ano sagot? Quiz na tayo. V at C ata. Okay? Thank you. Basta algebra is... Welcome dito sa klase pala natin. Ang ngayon, sa mga bago, yung algebra natin is October. Okay? Tapos, ang mga laging pumapasok dito sa classroom natin, yung mga lagi na, yung mga dati ba, tawag ko dyan is regular student. Tapos, yung mga bihira pumasok, irregular. Tapos, yung mga bagong follow sa atin is transferee. Transferee, and then yung mga kanina sobrang gabi na nagka-cut, no? Nagba-bounce na cut. Nagka-cut ng class, cutting class. Sa klase ko lang pwede mag-cutting class, ano. Thank you po, Ma'am G. Pwede yan, no? Kung let lang nire-review nyo, ma'am, tama-tama lang din na pumunta kayo dito, ano. Lahat naman yan, madidiscuss natin. The last 2 minutes. Ano nangyari daw? Ano to? It detects that the live chat didn't appear on your screen. In the past, try use mobile viewpoint from... Ay, ganun. Ah, nagsasagot ba? Hindi, meron. May sumasagot. Ayan, Bloom, si... Uy, ito yung mga regular student natin. Bloom, si Ryan. Ryan na may N isa dulo. Ayan. Okay. Sir para sir ba o mantay ano to? Paradox na lang tawag. DNC. Ayun. Bloom CND very basic. DCND. One undefined, hindi ba? Hindi ba B kasi parang ganun denominator, zero undefined, di ba? Okay, thank you. 0 over 3 only B leads to undefined. 0. Okay, let's answer this one, no? Basahin natin na maiging tanong, no? Ako naabutan niya yung kaninang class, madali lang to, no? Lahat po ata equal to 0 except D and undefined. Okay, no? 0, 0, it's undefined. Okay. So, mga hindi nakaabot kanina sa definition, anuhin natin, no?
which of the following expression equals 0? So, ibig sabihin, ano daw yung equal to 0, no? So, tingnan natin. Kuya Roy, di ang sagot dyan. So, etong letter A, 0 raised to 0, ano yan? Yan ay indeterminate. Indeterminate. Okay? Di ba meron tayong tinatawag na halimbawa, 2 raised to 0 equal to 1. Halimbawa, any number raised to 0 daw is equal to 1. Tama ba? Natatandaan nyo ba yung definition na yon? So, dito, sa case na to, 0 raised to 0, indeterminate yung tawag natin din dyan. So, hindi siya kasali. Kasi ang hinahanap natin yung equal sa 0. Okay? Ito naman, letter B. 1 over 0, kung kanina naabutan nyo, ito yung tinatawag natin na undefined. Okay? Ano ko, sir, undefined? Hindi, ito ang undefined, yung 1 over 0. Okay? Bawal mag-divide. Yan, tama yan. Ano ang pangalan nito ni ma'am? Zai, Z. Yan, tama yan. Z. Okay, pagka nagdi-divide tayo gamit yung 0, tawag natin yan undefined. Okay? So, hindi rin sa 0. Ito, itong numbers, letter C, 0 yan. Tapos ito din, pag 0 divided by 3, 0 din. Ang sagot natin dyan, very good sa mga nasumagot ng C and D. Ayun ang sagot natin, C and D, itong dalawa. Okay? Dalawa sagot natin dito, ha? Hindi lang isa, no? Very good, dalawa. 1-0 po. 0 divided by 3, sabi na. Oy, good evening, Sir Nard, no? Yung mga regular student natin, nandito na pala, no? Yay, tama. C and D, ha? Dalawa. Basic lang, no? Let's go. Next. Number 2. What is the result of the following? Ito, ayusin ko lang, ha? Limit daw ng x approaching 0, tapos sine x base x. Okay. Tanasio, thank you po sa pag-follow. Tama ako, yehey. Very good, no? B, final answer naman daw. Tinangan natin to. La, ano yan? Undefined daw. Tinan natin. Okay. So, ito, naligaw lang to na tanong. Ukraine, 04. Good evening. Sion, undefined sagot niya. Kaloy, letter A. Ukraine, 04, letter A din. Tingnan natin. Sige nga. Nadadaanan niyo to. Sir Oreo, good evening. Marian, letter A. 1 ang sagot ni Sir Oreo. Tingnan natin. Pwede siya B and D. Let's answer yung mamaya. A special limit yan. Kopyahan daw. Pwede natin kalkiyan eh. Sin 0. Ayun ba yung sino? Matter. Kopyahan. Identity man yan, undefined, basic, pang senior high. 0 po. A. Anong sagot natin dyan? Sige nga, o natatandaan ninyo. Special limit. Sir, user 5796. A ako, 100. Ma'am G, letter D. D pwede 0 at undefined sa limit. Okay. Special limit. Inosuke. Okay. Sige, marami nang nagsasagot. Let's answer this one, no? Para hindi tayo magkagulo. So, ang ginagawa natin dito pag limits, hindi tayo tumatanggap ng tama yon, no? Hindi tayo engineer MG Nix. Letter B, 1 yan. So, tinatawag kanina, meron tayong tinatawag na undefined, meron mga indeterminate. Meron ganong mga sagot, pero hindi natin tinatanggap kasi yon sa limit. No? Sa mga hindi pa nagli-limits, no? Hindi tayo tumatanggap ng limit. Lagi tayo may nakukuhang value.
pag nakakuha tayo ng indeterminate, ng undefined, hindi tayo kumukuha nun. So, naggagamit tayo ng very good Ma'am Amalia. Naglo-L'Hopital's tayo. Yung L Hospital, naalala niya yun. So, ang ginagawa natin dyan, pag sinasabi nating L'Hopital's, eto, ginagawa natin, nag-ano tayo, nag... Ang daya nga ng L'Hopital's, no? Ang L'Hopital's, nag-derivative ka na, hindi niya pa topic yung derivative, tama ba? Ang derivative, ang L'Hopital's kasi, nag-derivative ka, pero hindi pa kayo umaabot doon. Una muna kasi limit bago derivative, tama ba? Nagigets niyo ba yung sinasabi ko? Na dati kasi, nung nag-introduction kami sa differential, pwede ka na agad mag-L'Hopital's muna kayo, tapos hindi pa kayo nag-ano ng kaya, calculus 1, very good, differential calculus. Pinagbawal lang part ng list. Oo, bawal kasi talaga yun. Mag-uuna ka nag-derivative kesa nag-L'Hopital rule. No? So, kailangan, gets natin yun ha, pero gagamitin natin siya dito kasi wala naman nagbabawal sa atin, di ba? So, ang gagawin natin itong taas, itong baba, pareho. Kasi, ang ginagawin natin dyan, halimbawa, pag sinabi natin limit approaching zero, ginagawa natin dyan, kaya tayo nag-L'Hopital's kasi pag sinubstitute mo to dito, halimbawa, ganyan. Ang mangyayari dyan, yung sine zero, ano ba yung sine zero? Zero over zero. Ang tawag natin dito, indeterminate. Nag-gets ba? Indeterminate. So, ang ginagawa natin dyan, para hindi tayo makakuha ng ganito, nag-derivative natin yung taas tsaka yung baba. Pag derivative natin yung sine, derivative ng sine x, yan ay, ano? Cos x, tama ba? Pag derivative natin yung x, yan ay 1. Hindi conjugate. Magdi-derivative tayo isa-isa. Dito na lang ako mag-stay na lang. Maganda man o dito live. Marami matututuan. Tama po. Sana nga marami. So, ito na. Diniribative natin tong ito. Ito, derivative nito. Ito. Derivative nitong nasa baba, which is ito. Ayan. Itong x, 1. So, pagka inilagay na natin yan, ang mangyayari dyan, magiging cos x over 1. So, pag itong cos x, nilagyan natin ng value ng 0, ano ba value ng cos 0? Kung sino nakakatandaan yan? Cos 0, yan ay 1. No, very good. So, 1 over 1 equals 1. Ang sagot natin is letter. Cos 0 ba 1? Letter A. Nagigets ba? Or 0? Ano ba cos 0? Uy, teka nga. Baka 1. Ano bang cos 0? 1, oh, tama, 1. So, 1 ang sagot. Nagigets ba? May video ka ba, sir, about relative? And wala pa tayo eh. Ngayon lang to, very, very easy na. So, tama yung sagot natin na letter A. Tama ba? Nagigets ba? X approaches 0 is 1. Very good, no? Cook 0 lang alam. Hindi napatawa ka ito, sir, for sa bagay. Okay, next tayo. Ano lang tayo, algebra lang tayo, napatawa ko. Good evening po. Try ko po to, hindi, algebra tayo ngayon eh. Okay, how many primes exist between 0 and 2? Algebra, papaalala ko lang ha, algebra, October. Oh, ngayon, buong October, nag-algebra tayo. Ngayon kasi, ito yung topic natin, trivias about 0, 1, 2, and 3. So, nagko-quiz na tayo, no? Sa mga hindi nakaabot kanina, pwede nyo naman panoodin yung ating replay. Meron tayong replay ha. Nasa YouTube channel natin nandito. Tingnan nyo. FBN YouTube, no? Nandito. Okay, how many prime numbers exist between 0 and 3? Ilang prime daw ang number yan? Sa baba, no? Pa-search na lang, Sir Tokwa, ha? Kasi tingnan ko yung mga sabasahin natin yung mga sagot natin dito. Nagsimula yung mga sagot. Teka lang, ha? Dapat mag-manipulation ka po, sir. Paano naging denominator 1? Ah, nag-derivative tayo po kanina. Diniribative natin yung x, naging 1 ang sagot. Tama yon. Sean 1, 1, B. Attention, B. Kuya Roy, letter B, final answer. Nard, A. Euler ba to? Dol, ang pag-derivative dyan, nasa quotient rule, ang pagkakaalam ko. Ganun ba? Ang pag-derivative dyan, sa quotient rule. Hindi, magkaiba. Ang pagdi-derivative doon, isa-isa. Taas sa kababa. Ididerivative mo yung sine x, ididerivative mo din yung isa din. How about was a single...
variable function. Oh, daming sagot. Okay. Tama, engineer, tama, magkaiba yun, dx sa variable. Wala pa yun. Ang L'Hopital rules, dinidiribative mo yung taas, dinidiribative mo yung baba. Pag L'Hopital's pa lang naman. Hindi ko nalagay ba L'Hopital's kanina? Okay, let's answer this one. No? So, 0, so, ano ba yun? 0, 1, x, prime number, 2, 3. Oh, so, ilan yung prime number natin dyan? Nakikita natin. O, ulitin natin, how many prime numbers exist between 0 and 3? Ang sagot doon ay, ano sagot? Prime numbers, isa lang, 2 lang. Tama ba? 2 lang. How many prime? Isa lang, di ba? Number 2 lang. How many prime numbers exist between 0 and 3? 2 lang, edi 1. Tama ba? Ano sagot? Ba't si sagot nyo? 2? Between lang, hindi kasama yung 0 and 3. Hindi, hindi. Yung Z, yes, 2, 3, 4, 6. Hindi, hindi. Z, ano yan? Even number yan. Hinahanap natin prime. Between na, between. Pag between, hindi kasama. A relative. Hindi, relative prime. Prime numbers lang po. Okay, pag sinabi natin between, et, between daw ng 3, ni 0 and 3, ito lang yun, 2 lang. 1 and 2. Yung 1 kasi, hindi na siya prime. Hindi siya kasama sa prime. Yes, hindi siya kasama. Kasi kanina, sa definition natin, ang 1 kasi is 1 times 1 times 1. Hindi na siya kinonsider, di ba? Kasi ang kailangan mo para makakuha ka is isa, number and sarili mo. Okay, prime number, divisible by itself po. 0 pa, or factor 1. Okay, kung ano na, ayun, tama yun, special number yung 1. Very good, sir, or yung, mabasa ko yung mga, ang gagaling ha. Yung, di ba, yung 1, di siya prime. Special sa comprehension is not comprehensive. So, gets ba lahat? Letter A sagot natin. Nagigets ba? Tawag sa 1 ay relative prime. Ah, ganun ba? 1 is special. Eh, tama yung special number na definition, no? Ayun yung pinaka-definition ng 1. What is the result multiplying any number by 0? Napakadali. Very easy pang Greek. Tas the 2 lang ang even. Yes, very good, Sir Nard, no? Oh, ang dali niyan, ha? What is the result multiplying any number by 0? Oh, sagutan na agad natin 'to kasi madali lang. Oh, yun, sagutan natin para madamin 'to mama, no? Sige. Ay, madami. Follow niyo lang 'tong page na 'to, lagi tayong nagla-live every day. Kahapon lang hindi. Ang ni-live natin kahapon is about sa pag anong reviewer po ito? Algebra, hindi, andito siya reviewer eh. Discussion siya ng buong algebra. Okay? Thank you mga sama nag- follow nyo lang to, everyday tayo nagla-live. Kahapon lang talaga, wala tayo kahapon kasi nag-ice skating sa mga ang inyong link ko. Thank you, Sir Sean, sa pag-send ng rose sa atin. Sana po may PCB na agad, sir! Ah, hindi. Sige, kailangan ko lang tapusin to. Thank you po, Sir Sean, no? Sa pag-send sa atin ng rose. Tapusin ko lang to, tapos puro na pang PCB yung ano natin. Tama pala doon yung kanina. Kanina, engineer. Ano kasi yun? Pag L'Hopital's, derivative taas, derivative baba. Okay, sagot natin dyan is, any number multiplied by 0 is letter C, no? Halimbawa, any real number times mo sa 0, lahat dyan 0, okay? Identity of multiplication is 0. Geometry, next slide. Hindi, ano eh, buong algebra, hindi, kasi parang tapusin muna natin yung ano, algebra ngayon, October, tapos tsaka tayo mag-geometry. Ay, hindi, try ko pa lang November. Okay, next. What is the binary representation of decimal number 3? Sige nga. Sir, mag-review ka po ng math major parlet. Nagtuturo ko sa review center talaga eh. Ma'am G, nagtuturo ko sa review center, hanapin nyo lang. Ay, thank you po sa mga nag-share. Hanapin nyo dyan sa mga video ko dyan. Nasa na parang review center datingan ng content. Nagtuturo kasi talaga ako engineer sa review center. Kaso ang tinuturo ko. Pero engineering ako, ano? Engineering ang course ko. Tapos nag-let ako last year. Tapos ngayon, affiliated ako or connected ako sa review center. Na nagtuturo din ako ng math majorship, no? Ayun yung ating atake. Kaya kung mapapansin niya, parang ganito din, ano?
Sige nga, what is the binary representation of decimal number 3? Is it 10? Is it 11? Is it 100? Or is it 101? 101. Malalaman nyo kasi sagot pag gaganan yung basa. Di ba hindi naman 10, hindi naman 11, hindi naman 100, tsaka hindi naman 101 ang basa dyan? Pag binary, ganyan ba? Ganyan ba basa dyan? Hindi din eh. Iba, di ba? Okay, 11. B, engineer. 101. 11. Oh, ganyan, ganyan ang basa, di ba? Ganyan ang basa. 101, 11. B, 1. Okay, let's answer. Ano pong quaternary number? Uy! Teka lang, kasama yata sa tanong ko dito yun eh. Quaternary number? Hindi ko sure eh. Sir Yuck Rain. Pero meron akong tanong dito, katunog na niyan eh. Okay, let's answer this one. Ay, Sir Tagabukid, thank you mas engineer sa magpahan. Tanong sa Olympiad yan, feeling ko hindi ko siya gets eh, hindi ko siya alam, pero meron akong tanong na medyo kasunod na ata. Hindi, number? Yung sunod na number nito, Sir Yuck Rain, katunog na niyan, pero hindi pa yan. Okay, let's answer this one. So, pag sinabi nating binary, no, ang ibig sabihin na pinakamataas na number, ano mo doon, is hexadecimal to quart. Naku, hindi ko siya alam eh. Search na lang natin yan. Hindi ko pa siya na-encounter eh. Okay? Pag sinabi natin binary, so ang pinakamalaking number, ang number lang nan kasi natin is 0 tsaka 1 lang. No, so parang pinakamataas natin na number is 1. No, parang 0, 1, 0, 1 lang. Ngayon, pag inano natin yung 1, kunyari, ito yung 1, ang equivalent niya sa binary is ano? Ano equivalent ng 1 sa binary? Base 4? Yun, base 4 daw yun. Kasi, ala! Ano equivalent ng 1 sa binary? Ay, hindi, teka lang, baka mali to eh. Ito a decimal. Ito binary. Binary. Ah. Pag a zero, is calculator madali lang. Pag one, decimal, ano? Di ba zero? Tama ba? Katumbas ng one? Ang katumbas ng one sa binary, di ba zero? Tas ang two, ano ba? Ten ba? Baliktad ba ako? Ang 2 is 1-0. Mali. Ano ba? Tama ba? O, mali ako. 1 yata. Mali. Ayusin natin. Namamali tayo. Anong ha? Ayusin natin. Binary. And then decimal. Decimal. Piling ko kailangan natin magluto ng 1, tama, 1, very good. Pag 2, 1, 0. Pag 3, 1, 1. Pagka 4, magiging, sagot dyan B, di ba? Ito, magiging 0, magiging 1, 1, 0, 1. Tama ba? O, tama, engineer, 101. O, tama ang sagot natin. Very good, no? Letter B, number 5. Nagigets ba? Number 5, 1. Tama, number 3 pala, 3. Tama ba, letter B, sagot natin dyan, 1. 11, kung ano. Tama ba? Ba't hindi nakikita yung sagot? Yes, okay. Yung sagot natin, letter B. Okay? Gets, ha? Kasi parang mangyayari dyan, dalawa lang yung number mo, no? So, imbis na 2, magiging 10 ka na. Tapos pag 3, magiging 11, tapos magiging ganyan. Ang 5, halimbawa, 5. So, ito kasi parang pag nagdagan mo ng 1 yan, magiging 1-0. So, magiging 1-1-0. Tama ba? Pwede din 0-0-1. Pwede rin 0-0-1. Ayan, very good. Thank you. Tapos 6-6, magiging 1-1-1. Ganyan yun, di ba? Tama ba? Huwag na yung iba, gagawa tayo ng
araw para dyan sa mga yan, no? Next, ito rin tanong, tinan nyo. What? Oh, sige. What is base 3 number system called? 1-1, thank you po sa pag-follow sa atin. Ano daw tawag? Is it trinumerical? Trinumeral? Ay! Nakikita pala yung ano, ito. That pala, inano ko. That pala, inignore ko muna. Nakikita nyo pala. What is base 3 number system called? Ukraine. Siyo, letter A. Ternary. Siyo, Ukraine D. Lawn apple D. 1-1 D. Ternary at trinary ata yung ano? Trinary. Kinch Bakenyas C. Ngek. Uy! Good evening, sir. Ngek nyo. Ternary pala. Okay. Binary 2. Octal Desi. Hexa 16. Okay, very good, no? Ang sagot natin dito is none other than ternary. Ito kasi yung ginawa ko lang yan kanina. Itong dalawa. Itong tertiary, ano yan eh, college yan, di ba? Ternary talaga, ternary. Yung kanina siguro, sir, yung kinatanong niya, quaternary, siguro yun yung apat. Base 4 siguro yun, no? 0, 1, 2 ata digit nyo. Ay, hindi ko sigurad. Sayang base 4 yung tinanong kanina. Oo, kaya nga sabi ko, teka lang, parang katunog na yun eh, malapit na yun sa bench. Siguro, yun. Kat kasi na din na pag-apat. Pag-ternary. Feeling ko nga pagkaganon. Mama, no? Gets na yun ha. Ito yung sagot natin. Base 3. Okay? Next. What is the solution to the equation? Dali na to eh. Definition lang talaga to ng number, no? 3 raised to x equals 1. B? Ma'am G, B? Sorry, Klein, B? Sion, A, 1? What is the solution to the equation? Clay, B, 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 B. B agad, wow! Okay. Tanasio, B? Tanasio, B, B. Clay, B, 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 0? No, sa thank you po sa mga nagpa-follow sa atin Aaron Tarbeño. No, thank you po. Thank you po sa mga everything raised to 0 is 1. Very good naman 'yan si Nates 121023. Okay? So, 'yun, may kulang lang any number raised to pareho pala kayo ng definition ni ano ni Sir Nard. No, so, ang sagot natin diyan is Sir, okay, thank you po sa pag-follow. Tama 'yun, no? Sa definition kanina, pag ito ni-raise mo ng 0, 'yun ay magiging 1. Very good. Pero, hindi lang to pwedeng maging base mo. Kunyari, 0. Yung 3. Hindi pwede, no? Any number raised to 0. Except 0, magkakakuha ka ng value ng 1. No? Any number raised to 0, except 0, makakakuha ka ng value na equal to 1. No, so, pag 0 raised to 0, hindi pwede, no? Indeterminate din na yan. And then, kasi dito yan, pagka inano mo yan, kunyari, ginawa natin, nilipat natin sa log. Ano nyo pa ba yung log? Log x equal to log 1. Hindi, ano ba yan? Paano ba mag-transfer niya to the base? Pagka ganyan. Ah, hindi. Log 1 equal to... Ganyan ba yun? Para ma-separate natin. Sir, Napolcom, nagtuturo ka ba? Hindi po. CSE ang tinuturo natin. Ay, tama ba? Teka lang, hatin natin. Log 1 is... Yan. Tama yan, sir. Thank you. Tama ba yan? So, log 1
Pag binasa natin yan, kung matatandaan nyo, pag dito tayo, ginamit natin yan. No? Ano ba yun? Paano ba natin ipapaliwanag yan? Pagka nakalag siya, paano ba natin binabasa yan? Ah, okay. Pagka nakalag siya, limbawa, ito kasi is exponential. Tawag natin dito is exponential form. Exponential form. Ito naman yung log. No? Pagka gusto kong ipinapaliwanag yan, ginaganito ko lang yan. Log 1 to the base 3 equals x. Ganito yan. Ano daw yung i-erase natin sa 3? No? Kaya siya blanco. Para makakuha tayo ng 1. No? Ganyan yung pag binabasa natin sa log. No? So, ayun nga yun. 0. Sagot natin yan. Ha? Letter B. Very good. Logarithm is of base 1 base 3 equals ay tama yan, no? Assertion, no? Very good, very good, very good. Nakikita ko dito exponential po answer 1. Exponential answer 1. Hindi, 0 ang sagot dyan. Kahit anong ano 0 kasi identity kasi 0 is, so 0 is 0 is 0. Very good. Musta lakad mo kani kahapon ayun, na-traffic kami sa may ano, na-traffic kami dyan sa ano pangalan, Ross Boulevard, kasi meron palang ano kaninang umaga. Meron Rio ata, no? Okay. Thank you pa sa mga nagpapalo sa atin. Concert? Concert ba yon? O parang fun run? May fun run eh, kaninang umaga dun. Hindi kami naka-alis. Alas 10 kami umalis ng MOA. Karating kami dito, mga alas 2 na sa amin. Tagal. Nag-expressway pa kami. Talaga. Tagal traffic sobra. Which of the following is true about zero in a field F? Which of the following is true about zero in a field F? It is the multiplicative identity. It has no inverse. It's a prime element. Is it always positive? It is always positive. Ano yan? B. It is multiplicative identity. Hadoop? Hadoop, letter D. Ano po yung field F? Hindi ko rin alam yun eh. Ano nga ba meron yan? Natin, ano ibig sabihin ng field F? Search natin ha. Ano nga meron ng field F? Field F. Uy, mali. Field F. Ayun, meron daw siya. Ano yun? What is field F in math? It's a set F together with two binary operation on F called addition, multiplication. Binary operation of F is a mapping F that is correspond to which order pair of elements? Which field F is the field of real numbers? Oh. Ayun. Umutin kayo ng kasya seminar sa pa. Ay, hindi. Ano po yung field F? Ayun. Basa ko dito ang definition ba ng field F. Is F is the field of real numbers. Ano, sabi dito, a field is a set of and denoted F which has two binary operation. Addition and multiplication. So, two elements. Ayun, tama yun. Ang galing. Ito si Sir Stryg, streak, A-N-D. Okay? It's a neutral number to separate the positive and negative integer. Okay? Sorry, I'm late for 3 days. Ay, hindi. Wala tayong live kahapon, no? Nag-ice skating ako kahapon. Diyos sa MOA. Okay lang, ngayon lang dito tayo naka-live, no? Nung isang araw, nag-live tayo hapon naman, no? Kaya hindi, siguro hindi nyo napanood dyan kasi hapon tayo nun. Kahapon naman, nag-live na ako, pero nasa ice skating ring naman. Ngayon, kanina, nag-live ako dun kay Sir Sirang Susi, no? Pumasok ako dun. Tapos, eto na yung lesson natin, okay? So, sabi dito, pag sinabi natin field F, yun nga yun, ano yung sabi dun, no? Ano yung sabi yung definition dun kanina? It's, correct, it's a neutral number to separate the positive and negative integer. No? So, tina natin, by definition, yung 0 ba is multiplicative identity? So, mali. Bakit? Ang multiplicative identity natin is
1. Okay, 1 yung multiplicative. Ang 0 is ano ba, which is the following true about 0? Is additive. Additive identity. Na pag sinabi natin mga identity, kaya nyari, additive identity, kahit anong i-add mo sa number, kunyari 5 plus 0, hindi magbabago yung identity niya. 5 pa rin siya. Kaya naman tinawag na multiplicative identity si 1, kasi pag minultiply natin si 5, kunyari kay 1, magiging 5 yung sagot. Walang pinagbago yung number. Ayun na lang yung tandaan ninyo. Multiplicative identity, 1. Additive identity, 0. Okay, identity proper po yun, ano? Yes, identity property yun. Tama yun, okay? And then, it has no inverse. Ito yata yung sagot dyan, letter B. Tapos kasi, it is a prime element. Hindi siya prime, no? Hindi rin always positive ang ano natin. Okay? So, sagot natin yung letter B. Ang gets ba? Hindi prime ang 0, hindi rin siya positive. Ang gets ba? Kaya letter B sagot natin. B ba ang mga sagot ninyo? But B? Allen, Duran, letter B. B pala, pwede negative, negative 0. Sir, pwede matin... hindi, wala ko. 175. So, no inverse. Very good, Sir Nart. Tama yon, no? Kasi ang inverse nga natin, yung pag binaliktad mo, pag nag-inverse ka, pag sinabi natin inverse, yan, magkakaroon ka ng reciprocal na 0. So, ay na, ang denominator na 0, which is tinatawag nga natin na undefined. Hindi yan pwede, no? Okay? Next. Number 9. What is the sum of all integers? Oh, ito ha. Ulitin natin. What is the sum of all integers 0 and 3 between 0 and 3 inclusive? Pag sinabi natin gano'n, ano ibig sabihin na? Okay. What is the sum of all integers between 0 and 3 inclusive? Aha, kanina, nadali kayo dyan ha. Dali tayo dyan sa between 0 and 3 na yan, no? Yules de Leon 3, Hadouken C, Sion B. Sagot. What is the sum of all integers between 0 and 3? Matubig ako dito. Ano sa matubig? Suo E. Uy, good evening, Sir Suo. Thank you po sa mga nagpa-follow sa atin, no? Nagla-like and nagbibigay sa atin ng gift. No, thank you po. No. A ata kasi inclusive or C6. Word C, Shesa, B, Bean Smoke, Zorol. 6 po pala. Why? Bakit nag-iibang sagot natin? What is the sum of all integers between 0 and 3? Inclusive. Gideon, Gideon, I believe 3 talaga. Meaning lahat. Pang ilang year ito pinag-aaralan niya? Hindi ko alam, parang, basta, ano to, algebra to, part ng algebra. 3, okay, 6, paano po naging 6? Sir, sabi na sir, nagulat siya. Inclusive all numbers. Okay. Inclusive. Okay, sagot natin dyan is, is it B or C? Is it B or C? A, C naman yan. Okay, lagot natin yung letter C. Okay. Pag sinabi natin si inclusive, yata kasama itong 0 at 3. So, 0. Kanina kasi wala. Walang nakalagay na inclusive. No? Either C.
between. Pero sinabi, pag may yatang inclusive, kasama yung 0 and 3. I gets ba? Kanina kasi, meron dito ng given, no? Between. No? Between that part. Uy, engineer Madjas, engineer Madjas nandito ata, no? Thank you po. Pasok. Gawa sa inclusive. Meron kasi tayo ngayon inclusive na word, no? Kaya siguro naging sagot natin yan. I gets ba? Hotdog sa invisible. Tandaan nyo yun, ha? Kanina kasi, saan ba yung problem natin? Balikan nga natin yan, ha? Ito yung mga problem natin kanina. Ito. Ito yung problem natin kanina. How many prime numbers exist between 0 and 3? No, so, 0 and 3. So, ginawa natin dyan. Kinonsider lang natin itong 2. Ngayon kasi, para bang sum o ganyan? Oo. No, tingnan natin. Ito kasing word natin is merong inclusive. Guess what? Tama yan. Interval notation para po bang sum of the set. No, pwede natin i-double check yan. No? Pwede nyo i-double check yung ating ano. Okay? Oh, gulat din ako yung sagot natin. Okay, let's answer next. In how many ways can you arrange the number 0, 1, 2, and 3 in a sequence? Inclusive, included, all. Very good, no? So stretch. In how many ways can you arrange the number 0, 1, 2, 3 in a sequence? Ah! Patay. Lamang na lamang mga nakapag-stat na, ano? Pag di pa nakapag-stat, medyo mahirapan. Engineer Lachas, good evening. Mark C. Sorry, si Rain. Wala pa, hindi pa ba kayo nag-stat? Stat madali lang to, no? Sinama ko lang kasi definition. Kasi dapat ang ilalagay ko lang dyan, dito sa topic at sa talaga natin is, may matutunan tayo about sa properties ng 0, ng 1, tsaka ng 2. Eh, nasama ko yung 3. No? Nate's 4 factorial. Ano yan? Pasigaw na 4 o 4 factorial? Si, may kutub ako eh. Okay, Spry, Mike, Magic. A, Sir Gideon, Suo, Rene, okay, nina natin. Factorial po. Okay, agit. Dino, Akatsuke. Joke lang yun, ano? Four taken four at a time. At tama ba? Four. Permutation ng four. Permutation din. Basta kung ano yung tamang sagot, yun yung sagot. Hindi, explain natin to. Okay, let's explain this sa mga hindi pa nag-i-stat para kung sakali magkaroon kayo ng idea pag nag-i-stat na kayo. Ano? Ganito yan. Sabi daw, meron ka daw sequence. Ilang letter, ilang ba yan? 1, 2, 3. Bali, apat yung element mo, no? 1, 2, 3, 4. Ngayon, sabi niya, in how many ways can you arrange the number 0, 1, 2, and 3 in a sequence? No? Ganito lang yan. Kung apat yung choices mo kasi, 0, 1, 2, and 3. Ngayon, kung nandito ka, ilan yung choices mo? 1, 2, 3, 4. Halimbawa, ano daw ilalagay mo sa kanila? Lalagay mo dyan, 4. Meron kang apat na options. Halimbawa, ang kinuha mo dito, nilagay mo siya, yung number 3. No? So, tinanggal mo na yung number 3. So, dito sa pwesto na to, ilan na lang pagpipilian mo? 1, 2, 3. Tatlo na lang. O, so, lagay mo, tatlo na lang. O, limbawa, ang inilagay mo dyan sa upuan na yan is ito. Itong 1, tanggalin mo na. So, meron ka na lang ilang choices. Dalawa na lang. Naduling ako, tapos ko. Okay? Thank you pa sa mga nagpalasa. Ngayon, ang mangyayari dyan, o, dito na sa pangatlong upuan, ilan yung choices mo na lang? 0 and 2, dalawa na lang. Lagay mo dalawa. Ngayon, napili mo si 0, tanggalin. O, dito sa dulong upuan, ilan na lang choice mo? Yung number 2 na lang, ilalagay mo 1. Okay, so ang gagawin mo dyan, i-multiply mo yan. So, kung mumultiply mo yan, 4 times 3 times 2, ang sagot dyan is 24. Or, pwede rin kasing 4 times 3 times 2, yan ay 4 factorial. Which is 24 din. Okay, bakit ganun? Kasi pag sinabi natin 4 factorial, ayan nga, yun, no? 4 times 3 times 2 times 1. Okay?
application gamit ninyo ngayon? Sir, PC application gamit ninyo ngayon? TikTok, TikTok ano mismo? TikTok. Okay. Ano tayo, basahin mo natin dito. Basahin ko mo yung mga comment natin dito. 4 trials times 3 din. Ganun pala ginagawa ko noon. Okay, ito yung pinakamadaling explanation niyan, no? Sabi ko na, CA. Sana po may dice and coin prop. Sa mga susunod, no? Pag may stat na, ang tagal pa ng stat natin, baka next year pa. Permutation din, sir, para 3, tatlo approach. Para 3 approach. Deck naman, sir. Ayoko pa ituro, eh. Kasi, hindi pa tayo dun, eh. Pero madali lang yan, oh. And master ko yan, yung topic na yan. Mag-word review ulit. Oo, no? Hindi po ata mag-work permutation dyan kasi hindi naman in order. Combination po ata. Hindi, ang permit... Balik na dyan itong definition. Hindi po ata mag-work ang permutation dyan kasi hindi naman in order. No, balik na dyan. Balik permutation to. No? Sige, total, nandito naman na tayo. Discuss muna natin. Gagawin natin ganito. Combination. Burahin natin yung iba, ha. Combination versus... Ito na lang pinakamadaling ano dyan, eh. Pag nagdi-discuss ako nito, ganito lang ginagawa ko dyan. Isipin nyo yung loto. Sige nga, tingnan natin yung loto, no? Okay. Ano yung loto? Is it permutation or combination? Ano yung loto? Kakatagal na nakakamiss mag-review. promise that di ikaw... Ika si Riddle. Quiz ko, Econ. Promise that di ibukas. Ano yan? Ang hirap yung exam mo, ah. Sir pa, good evening. Tanong ko lang muna. Good evening, Sir Gal. Sorry, ginabi tayo. Nandun tayo sa kabila kanina. Thank you sa pag-send mo ng gifts na sa kabila, no? Thank you. Okay? Is it combination or permutation? Good evening. I hear, nakakamiss naman stats, Charisse. Okay, pag sinabi natin kasing combination, wala siyang order, no? No order. Ito kasi is order, tama ba? Okay, so yung kunyari, yung loto, ganyan na lang spelling ko, baka mabanta. Sagutan po ba yung kanina? Hindi ko alam. Hindi ko... Umalis ako na, ang hirap. Good evening, Temelay. Tapos pa rin daw. Order does not matter, no? Tama yan. Kasi halimbawa, nag-bet ka, ganyan. Baka tayaan yan, huwag niyo tatayaan, huwag niyo kayo magsugala. 1, 2, 3, 4, 5. Ano ba? 25. Lima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi naman ganun, di ba? Kahit ano pa yan. 6, kanyari, 4, ganyan. So, kahit ano yan, kahit ano siya dyan, kanyari, basta 6, di ba? Ngayon, kaya natin siya nasabi na combination. Kasi, bakit? Kasi walang order. Halimbawa, di ba kung nakapanood na kayo ng bola nun, ang lumalabas dyan, halimbawa, ganito. Ito unang lumabas, 17. Pak! So, lumunod na lumabas, 8. Sumunod na lumabas, 4. Sunod, 25. Sunod, 43. Sunod, 6. Ito yung pagkakasunod-sunod ng paglabas ng bola dun sa machine. Ang tanong ko sa inyo, tumama ba ako o hindi? Baka sa... Wait, hindi ko pinapromote yan, ha? Hindi tayo nagpapromote yan. Pero hindi ko naman kayo papabawalan. Na kung sakali. Okay? Kung ito yung lumabas, halimbawa, yan. Pero ito yung unang lumabas dun sa machine, ito. Tatama pa din ako, tama ba? Tatama pa din ako kasi hindi naman importante, tatamaan. May wala tayong minimina na, explanation lang ito, no? Okay? So, ibig sabihin, tumama pa din ako, tama ba? Tumama ako kahit hindi sunod-sunod, kahit ito yan. No? Ibig sabihin, kaya siya combination.
Okay? So, yun. Nagigets ba? Ang isang ano ng isa pa nito, ang isang ano ng permutation is yung plate number. Sir, wala to naman. Oy, magdilang anghel kayo, no? Favorite lesson grade 10. Wow. Magdilang anghel kayo, ha? Mamaya ako to mama, eh. Balatan ko na lang. Pero hindi tayo tumataya, ha? Hindi tayo nanalala, wag hindi tayo tataya. Wag kayo tataya, okay? Let's clear on that. Ang isang example ng permutation is yung halimbawa, ganito. MNO. Halimbawa yan, plate number. What is the probability na manalo ng manalo numbers ni sir? Pwede, pwede natin compute yan. Kaso ayoko kasi ano yan eh. Pwede natin compute yan sa stat. No? Kaso algebra kasi tayo ngayon eh. Ha? Kaya-kaya ko yan explain sa inyo. Magaling ako sa stat. Okay, wag na. Ah, basta ito example, plate number ng permutation. Bakit? Kasi yung merong, ito kunyari, ito yung plate number nyo. 1, 2, 3, MNO. Yung 3, 1, 2, ONM, hindi kayo pareho, di ba? Meron nitong, may sariling plate number to, may sarili kang plate number, hindi kayo pareho. Kaya may dinatawag tayo na order, no? Si permutation, may order. Si combination, ito nga yun, loto. Hala, circuit. Hala, si circuit pala to. Ay, check ko, si circuit. Nakakita ito sa aking student ko na. SS ko sir, tapos taya ako. Uy, baka lahat kayo tumaya dyan na. Hindi natin alam yan, hinulaan ko lang yung number na yan. Apo ma'am, ako po to. Ano ba ito, ma'am ba? Or, sir? Yes sir, ako to. Sir James. Charot lang, di ako. What is the value of log 2? Apaisin natin. Number 11. Log 1 to the base. Saan daw siya equal? Wala ah, wala ko sinasabi na tayaan nyo ah. Sige, sige, sige. Pag yun tumama, tapos yun. Nasa probability na tayo. Nadaan lang. No? Okay. Zero. Lahat nakikita ko zero. Madali lang siya. Actually, madali lang talaga yung topic natin ngayon. Kaso, basta ito, kung titignan nyo yung topic natin ngayon ha, trivias about 0, 1, 2, and 3 lang, no? Nagkataon lang kasi yung mga properties napunta dito sa ibang mga subject, no? Kagaya ng stat. Eh, Sir JL, good evening. Andito pa pala Sir JL. Hans DG. Thank you. Ayoko sabihin niyo pa. Sayang walang toss twice. Toss na. Wala pa. No? Okay, sagot natin dito is... Dren Junior, thank you po sa pagbibigay sa atin. No? Sir Riddle, thank you sa mag-send natin ng mga rows. No? Thank you po sa mga nagpa-follow sa atin. No? Follow nyo lang tong ating ano, at everyday tayo nagla-live. No? Minsan nga lang, kung minsan man nag-live tayo ng hint, thank you po, Dren Junior. No? Wala po bang mahirap? Ano pa lang kasi algebra pa lang, kaya medyo madali pa. Okay, let's answer this one. What is log 2 equal? So, kung magagamit tayo ng calculator, gagamin natin is ng calculator eh, no? Ah, ito yun, no? May pipindutin ka dun, log. Log, no? Sa mga magbo-board exam, no? Log. Diretso kalki na, huwag yun i-solve, no? Kapag kinalki mo yan, zero sagot. Okay? Ores daw sa amin, sagot, no? Ito lang yun, ha? Di na, nakikita ba? Ito, andito, ayan, no? Ayan, yan sa may aking daliri. Ayun. Yun, yung merong ganun. Okay, pagkalki lang, no? Log, tas may ganyan, no? Ayun yung log natin, okay? Pag isosolve natin yan, madali lang yan, no? Para maging ano siya, itatransform natin to exponential, no? Magiging, ililet natin siya na x, no? So, solve natin yung value ng x, magiging 2 raised to x equals to 1. Ano daw i-raise natin sa 2 para makakuha ka ng value na 1? Alam natin definition yan, 0. Okay, very good, letter A. Okay, dida. Uy. Sagot natin is? Ano sagot? Letter A. Letter A na, 0 na. Next, madali. Tingnan natin madali ba yung sunod. Which of the following statement is true about 0 factorial? Uy, ang dami naman. Ayusin ko lang ha. Okay. Anong value daw? 0 factorial. Hindi ako math major. Okay lang yan. Lahat dito pumapasok, no?
Sino ba? Ano, sino nga ba yung tourism? Estudyante na. Marami din pumapasok, tourism, kahit anong course nandito. Kasi lahat naman dumaan ng high school. Thank you po sa mga sagot. B, bakit? Ipuprove natin to, pwede natin to i-prove. Okay, let's prove this one. Halimbawa, meron ka daw value na 5 factorial. Mangyayari kasi niyan, magiging 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So, parang kunyari, n factorial will be n times n minus 1. Diba ganun yan? Factorial. So, halimbawa, ginawa mo sa 1, magiging 1 times 0 factorial. So, kung i-divide ko both sides, ano ba i-divide natin both sides? 1. Parang wala din nangyari, ano? So, 0 factorial daw is equal to 1. Okay. Very good, no? Letter B. Hindi 1 by 1, o 0. 1 po. 1. 1 na sagot. 1. Meron po ba kayo tutorial kung paano mag-gets ang perfect square trinomial? Wala pa. Pero mga susunod na yun, ma'am, malapit na. Algebra naman yan, no? Sige. Malapit na tayo dyan. Kasi ano na tayo, eh? Letter B. Mas nakakalito ba? Jergas, thank you. Hindi, wag na lang yan. Tanggalin natin. Tanggalin natin yan. Mas nakakalito, eh, di ba? Ito gawin natin, the definition. Halimbawa, 3 factorial. Mangyayari kasi niyan, 3 times 2 times 1. Okay? Rectangle. Yes, you can arrange other than 1. Wala. Wala pa, gets na. Ah, next na to. Wala pa tayo doon in terms of integral. Integral. Okay, magalala. Pag nagkaroon tayo ng calculus, manood pa rin kayo, ha? Tayin nyo. Meron si, ano, si Sir Sirang Susi, nagka-calculus siya, ano? Wait, ano po yan? Anong ang meaning ng factorial is arrangement. The meaning ng factorial is i-multiply mo yung isang number sa pa n sa kanya. Isang beses mo lang ma-arrange ang wala. In a natural number, what is the greatest common factor of 0 and any non-zero number? B, A. Ang sagot dyan? May choices sana bukas yung quiz. Dito lang meron, no? Sa mga teachers ninyo, wala yan. Sagot natin is? Ano sagot natin? Basahin nyo mabuti. In a system of natural numbers, ano ba ibig sabihin ng natural number? Nag-discuss na tayo niyan, no? Ang natural number, tinatawag din natin na counting number. Counting numbers. Yan ay nagsisimula sa 1, nagsisimula sa 3, 1, 2, 3, pataas na yan, no? 4, dat, papunta sa positive infinity. Okay, hindi kasama yung 0 kasi natural lang, no? So, what is the GCF of 0 and any non-zero number? Ano daw? Uy, okay lang po, matatapos na tayo. 7, matagal pa naman. Undefined daw. Ano daw? DC. Sagot natin is letter C. Letter C. The number itself? Halimbawa, sige. Lagay natin dito sa number na to. Okay? Tingnan natin, ha. Ang sabi dyan, what is the greatest common factor of 0 and any non-zero number? Halimbawa, 0 daw.
Tapos ang pipiliin natin dito, any, no? Any non-zero. Ibig sabihin, pili tayo kunyari 2. Ano daw yung greatest common factor ng etong 0 at saka nitong 2? 0 is divisible by any counting number. Zero is divisible by any counting. Yes. Hindi, ganito lang yung no because 0 divided by 0 is hindi, ganito 'yan. Ito ganito yung tanong, no. Ayusin natin yung tanong pagka hindi na tanong. Sabi diyan, in a number system daw, in a natural numbers, ito nga yung natural numbers, 'di ba? What is the GCF or greatest common factor of 0 and any non-zero number? Ito yung example natin. Saan ko sila pwede i-divide? Or saan, kasi ba pag sinabi natin greatest common factor, halimbawa, si 0 kasi, tama yun, sir Pao, any number, 0 is, so cn. Atin natin. Tama yun, no? So ito kasi, pwede natin i-multiply kunyari yan, si 2. 2. Hindi. Ito. 1. 0. Tsaka to. Ay, oo nga, no? The absolute value of non-zero number. Feeling ko tama nga. Letter B nga yata sagot dito, ah. Letter B, tama. 1. What's the GCF of 0 and any number? Ah, tama, letter B nga. Okay. Letter B. Sige, letter B. Tama kasi, kunyari, ito, 2. 1 tsaka 2. Kanyang factor, no? Tama ba? Factor. Ngayon, kung ayan yung factor, 1 tsaka 2 magpipilian ko. Ito kasi, kahit ano naman, di ba? 0 times 2 times kahit ano pa yan, pwede, no? Okay. Hindi nga si greatest letter B. Tama, letter B tayo, letter B. LCD po ata yung if B. LCD ba? Ayan lang ha, tingnan natin muna definition. Factor. B. Letter B. B. Letter B sagot. Letter B. Tama yun, no? Pwede 1, pero disagree. Tama yun. What is the greatest common? Letter B. Sorry sa akin. Letter B sagot, no? So, ulitin natin definition, ha? LCM kasi wala naman divisible by... Di pwede LCM kasi. Tama yun. Sa akin. BS Matt here. Ay, good evening, Opa Pancake. Sir, ano ba ito? Sir or ma'am? Opa, lalaki, no? Greatest common. Tama yun, no? Ayan na, gets na natin, no? At least, natututo tayo. Okay, so sagot natin dito is letter B. Final answer na natin, ha? Final answer. Put in just Sir Pao. Number itself, very good, no? Thank you, Sir Pao. Letter B tayo. next. Number itself kasi, so if itself is 0, sa 0, yung self niya. Zero. Hindi po ba siya? Pucha, sorry. Nakika lang ha. Ayusin natin yun muna. Tanggalin ko nga muna yung mga ano natin. At least nagkakaroon tayo ng discussion, no? Ulitin natin yun. Basahin muna natin na maayos yung tanong. Okay.
Ulitin natin yung tanong ano. Ah, tama din. Hindi pa mo talaga sagot dyan. Basahin muna natin yung tanong, no? In a system of natural numbers, what is the GCF of 0 and any... Ito muna, i-ano natin, GCF, no? 0 and any non-zero number. Halimbawa, sabihin nga natin 3. O, gawin natin 3 na lang. Kanina si 2, eh. So, itong si 0, kahit ano, kuha niya. Tama ba? Ngayon, ito naman si 3. 1 tsaka 3 lang, no? So, pero nga, oh, ito yung word kasi pala natin, Sir Pau. Natural numbers. Hindi kasama to. Pag sinabi natin natural number, 1 lang yung start nun. No, sagot natin, very good, no? Letter C. Sir, the number... Tinutukoy the numbers... Hindi, kasi ito, pakinggan nyo ito sinabi ko. Natural number, hindi naman natural number si ano eh. Number itself. Ang number itself, 0. Hindi siya kasama. Parang ayawan. Parang eh. Kasi example, number 3. Ang number lang po na madidivide mo... Mr. M0. Hindi, sir. B talaga ako. Ah, sige. Hindi, ganito gagawin natin. Total, nandito na yung mga regular student ko, no? Yung mga regular student. Sige, sir, para wala na talo BCD. Nakikita ko naman na dito na yung mga regular student natin, na Engineer Latchas. Yung sinimo ay natural numbers, no? Tapos, atin natin. Si Ilaya. Pag nandito si Engineer Latchas, andito rin si Ilaya 21. Para, ano, magkapatid ba kayo? At sa Francis, okay, the number itself po, number always a factor of its, kung ano, hindi kasi nga ito, dito tayo malilito, no? Pag sinabi ko sinabing number itself, kasama kasi si 0 eh, doon sa ikinoconsider mo. Pag sinabi mo kasing number itself, hindi lang naman si 3, ang kailangan mong i-consider din si 0. Eh, number itself, nagpo-point yan sa dalawa, sa 3 and, di ba? 1 tsaka 3 siya. Ngayon, pag sinabi mo number itself, kasama si 0 dun eh. Nag-gets ba? Yung isa sa mga explanation ko. Ulit. Pag sinabi kasi natin number itself, dalawa yung pwede mong gawing itself. Bakit? Kasi meron kang 0 and any non-zero number. Which is kinoconsider mo na dalawa nga. 0 and 3. No? Ngayon, pag sinabi mong number itself, kasama si 0. Eh si 0 kasi hindi kasama sa natural number. Dahil si 0 ay nasa whole number. Hindi siya kasama sa natural. No? Ayun na lang ano natin. B, the greatest common factors of 0 is 1. Nope, kasi number din is 0. Ang pinipertain lang po ng number itself is the natural number na ipinili ninyo. Halimbawa, ito nga. O, pwede. O, ganito na lang. Total, andyan na naman kayo, mga aking regular students. No? Ulitin mo na natin, no? Regular student, lagi nandito, regular. Sila sir pa yan. May ireg. Okay, mga dyan. No. I-assignment na lang natin. Hindi ba whole number sinaw? Whole number din, pero si 0 kasi dun siya nakakasama sa whole numbers. Kasama sila sa whole number, pero si, ano kasi, hindi kasama sa natural. Okay, thank you po sa mga share, no? Thank you po. At least, nadi-discuss natin, no? I-ano na lang natin to, no? Assignment na lang natin to bukas. Ulit. Bonus na lang to siguro. Ano tayo magagulo, no? B and C. Ano? Pacheck po tama yung solution ko po. Try lang. So, if 3 times 0... Ah, okay! Yun, meron pa tayo. Baka nilagay lang... Okay, sige. Meron na ulit tayong bagong definition na naman. Kasi pag nalilito tayo, na pwede mo discuss ulit-ulitin. Okay, ulitin natin ha. Oh, sige. Kapag 0 tsaka 3, 1 tsaka 3. Tama nga naman, kung sakaling ito lahat, natural,
Wala na, hindi naman niya GCFC ano eh. Ah? Hindi, assignment na lang yan. Ano pinagkakaiba ng real number, natural number, and non-zero? Kasi po di natuloy. So, GCF is N. N, no. Alagay siya. Baka nilagay lang yung zero para malit. Hindi, assignment na lang yan. Assignment na lang natin bukas. Discuss natin yan. Pumasok kayo bukas, ha? J-Lord, pakarangan siya. Zero is N. So, GCF is N. Okay. Ano pinagkaiba? Ikas BF. Nag-discuss na tayo nito kahapon ng real numbers. Kahapon ba? Noong nakaraan, no? Check nyo na lang din sa atin, ano. Hindi, assignment yan ni sir sa atin. Pinapasagutan. Hindi, bukas, sasagutan natin. I-ano ko muna, ano ba tawag doon? Picturean ko muna. Para i-discuss ko bukas, no? Ano daw ito sabi? Ay. Wait lang, ha? Wait lang, ha? Chat yung mama ko. Mamalingke na. Okay. Didiscuss natin bukas yan. Special project. Okay. Next na tayo. Ngayon, hindi gano'n. Ang sinasabi na it's yung number itself is yung number talaga. Ito yan, no? Na may point. Ito yan, no? So, number itself. Ito yan. 3. Ngayon kasi hindi natin malaman kung anong number itself. Kung hindi kasama ba si 0 or kung kasama ba si 3. Kasi ito si 0. Madami yan factors, no? Factors yan. Si 0 times 3. 0 times 4. 0 times 17. No, ito factor niya, 1 and 3. Ngayon, kung kasama to, no? Basta, ito lang ang problema natin dyan. Kung bang tinutukoy ni number itself kasama si 0, mali yun, kasi natural number. Hindi natural number si 0, no? Whole number na. Teacher ko, pag tinatanong, tapos di alam sagot, papa-assignment. Oh, ganun talaga. Ano namin yan, style namin yung mga teacher, no? According to AI chat, the non-zero number... The non-zero number or the number itself. According to AI chat, you can discredit zero na di siya number. You, kahit sa calculus, number itself talaga. Ay. Ay. Wait lang ha. Ah, hindi... palabas? And the distributive property factor mo lang ilabas mo yung natin mo palabas? Malas talaga number 13? Why? Gamin na po kasi yung 0 po, so ang 0 na GCF po yung number itself. Oh, sumakit ulo ko dun ah. Sige, bukas, didiscuss natin yung number na yun. Pasok kayo bukas ha. Ah, mas maganda pa. Break. Mas maganda pa. Di ba? Pagka ganito, dito gumagamit tayo eh, di ba? Gumagamit tayo ng ating upper part ng ating body, di ba? Ah, baka ganun nga, no? Baka magkakaiba. Yun lang naman yung problema doon, no? Madali lang naman siya itindihin, no? Kaso, yung pagkakaintindi natin ng tanong, tama yung Sir Pao na magkakaiba, no? Sir Ngek Ngok. Okay na, move on na tayo dito sa next na madali lang to, no? Letter D. Okay, let's answer this one. Para madali lang natin maintindihan to, next po na question. Ito na yun, ano, Sir Nuts? Ito is ginagawa natin dito undefined letter D undefined. Okay, sabi niya ano dong number, itong ang x na yon,
yung pagka ni-raise, ginamit mo siyang exponent sa 3, makakakuha ka ng value, auto-pass na lang. Kasi anything raised to 0 is 1. Hindi, hindi ganun yan. Ganito ang explanation yan. Yung any number kasi, di ba, limbawa, 3. Pag in-erase natin siya, halimbawa, positive. Kunyari, sabihin natin 5. Ano ba yun? Hindi, gawin natin 3 lang. 3 raised to 3. 27. Ngayon naman, kung 3 raised to negative 3, magiging 1 over 27. Okay? So, nakikita ko ng mga student ka. Ah, nandito ako. Ang mga estudyante ko nakikita ko ah. Good evening. No? So, ano daw ang number yung magiging x para maging value ng 3 is 0? Tama yun, letter D. Wala kang number. Andito na naman ka, sir. Good evening, sir Gar. Sir ba? Nawala, no? Kahit anong gawin mong number na to na real, hindi ka makakakuha ng value na magiging 0 yung 3. Okay? So, yun lang yun. Kung 0 kasi yan, kunyari 3 raised to 0, 1 yung sagot. Okay? So wala kang kahit ano, no, error 'yon. Anong batch kayo? Andito na sila, nakita na, teka lang, ha, shoot. Anong batch niya? Ngayon ba? Alpha ba kayo? Teka, na-miss niyo ako. Na-miss ko rin kayo, hindi ko na, ano ba? Ngayon ba ka? Alpha, ito September o last sem. Ngayon, sem? Ah, nandito ako, nagla-live na. Pagka, ano, sa Revy Center. September, ito. Math major or ano? SIPSolve daw. Hindi natin kaya SIPSolve yan, magmamat error, no? Pag nag-SIPSolve. Undefined nga. Ang sagot dyan, undefined ha. Kahit anong igawin mong value ng x dyan, makakakuha ka ng value except 0. Okay, so undefined yan, ha? Which of the following is not a property of 1? Which of the following is not a property of 1? Now, may discussion tayo kanina. Kung nakita niyo yung discussion, madali nyo lang masagot yan. Sir Nard, letter additive, letter na yan, letter B. Mr. M. Elia, B. 0 po yung additive identity. Very good. Math major siguro. Mas kaya magturo sa ano eh. Diyan. Nakita ko ng mga students ko. Thank you po sa mga nagpa-follow sa atin. No? Follow nyo lang to. At everyday tayo magla-live. Yung assignment ko, paalala nyo. Minsan kasi nakakalimutan ko. Okay? Ano daw yung hindi property ni 1? Is it multiplicative identity? Additive identity? Factor of every integer? Not a prime number. Tot, di ako po ang math major. Uy. Yes, Sir Hirai. Eh, di ba ito ngayon? Pasado na ako. hanggang 20 tayo ngayon kasi wala tayo eh. Huwag yun, paan na yun. Yes, hanggang 20 tayo ngayon. So, kailangan para pumasa kayo, ang grade nyo ay 15? 15 ba? 15 dapat. It's me, Ali. Thank you po sa pag-follow sa atin. No? No? Okay, sagot natin dyan is, ito ay kanyang katangian, no? Property niya yan. Hindi siya prime nga. Sinasabi natin yung 1 is not a prime, no? Hindi siya prime. Tapos, factor of every, check din yan, no? Factor siya ng every integer. And then, additive identity, yan ang hindi, no? So, ito yung sagot natin, letter B. Kasi, si 1 is multiplicative identity. Very good, kung naabutan nyo kanina yung discussion natin, si 1 is multiplicative, hindi siya additive identity. Ang additive identity natin is 0. Let sir or engineer, let ako. Pero engineering yung course ko dati. Nag-let lang ako. Paso. Late ka. Uh,
Asa na yung ano? Pag na ano, kasama andito rin yung si Engineer, ano, ba si Engineer Lat. So lang engineering po ako, ship na po ako sa paglet din. Pwede, wag yata tapusin niyo ng engineering. Kukuha lang kayo ng units para mag ano. Para maging ano, para maging teach, para makakuha ng panglet. I mean para yes, everyday tayo nagla-live. Sir po, 36, ngayon di. Pagka nag-engineering ka, tapos nag-18 units, no? Ito ginawa ko, no? Engineering. Tapos ko na siya, CE, no? Nag-units ako ng 18. Last year lang yon, no? 18, tapos... Na, pagka-engineering ka naman, mapupunta ka sa BS Ed. Secondary, no? Mat yun. So, ito yung tinake ko. Tapos, nag-review center ako. Review center, RC. Tapos, kinuha ko ng review center, kaya nagtuturo ako sa RC ngayon. Pag walang turo, nandito ako, nagla-live. Oo, nag-ano ako. Kaso, hindi kasi ako nagre-review dyan eh, hindi ako pumapasa. Hindi ako pumapasa sa civil engineering eh. Hindi ba pwede agad college, sir, pag mag-18 units ka? Hindi ba pwede agad college, sir? What do you mean? Sir, ano, sir ga? College? Pwede naman magturo agad pag pumasa ka ng board. So, RCE ka, sir, or let pa? Let pa, sir, pa lang ako ngayon. Hindi pa ako RCE. Kasi ako nagre-review dyan eh. Yung let kasi, nag-review ako last year, no? So, pumasa ako ng let. Last year ba? Oh, last year. So, yun, nakapasa tayo. Hindi ako RCE. Tracer RMP. Sige, tatry ako. March. Thank you. Try ako, RMP. March ba? Meron yan March, di ba? Try ako. Ang sagot. Ay, may sumagot na pala kanina, no? Napakwento na naman tayo, no? Ang sagot natin is, letter. Ito magiging equal to 1. Ito magiging equal to, ano yan? 2 times 2 times 2 magiging 8. Ito naman 3 times 3, 27. 36 letter, letter B. Ay! Dalawa pala! B and D. Bakit? Asa, hindi ka ba ano? Di ba nag-engineering ka, sir, nerd? B and D, no? Answer the first. Very good, uy! Teka nga, ano pangalan nito ni ano? Stridge. Ano mabasa dyan? Stridge ba? Galing yan, lagi na, ano, sir ba or ma'am? Always just the answer. Tama yun, no? Kung ano yung mas nauuna sa, ano, pag ano to, pag board exam, no? Kunyari, dalawa. Kunyari lang, ang board exam lang to, ha? Pareho yan, B and D. Piliin nyo daw to. Sabi sa amin sa review center yun. EE? Tuloy mo na yan. Fourth year na, hindi. Tama yun, no? Hindi. Kapag dalawa, piliin mo yung nauna. Dun sa letters, ha? Okay. Tuloy yung... Piliin... Wagsak talaga. Piliin mo yung mahal ka. Nasa sa... Kung ano pipiliin mo, mahal ko o mahal ako, piliin mo yung kaya mong mag-risk. Gusto mo ba mag-risk? E di dun ka sa ano. Good evening, Sir Sirang Susi. Number 17 na tayo. Nasagutan ba yung kanina? Madali lang to, no? Magtuturo din po soon. Mahilig ko rin magturo. Ayan, magano kayo maglet kayo, no? Try nyo lang. Kuha kayo 18 units lang. Kasi yung iba, hindi nila na ano yun. Kumukuha sila ng bagong program. Ang hirap eh, no? Mahirap yung pinasagutan sa atin. Hirap, mahina talaga ako sa integral eh. Dami kasi memorization. Okay, sagot natin dito ay 3 over 0, yan ay undefined, very good. Undefined letter, letter C. Pagka 0, kunyari ganito, 0. Kapag ka ganito, indeterminate. Okay?
Andi pa. Very good. Very good, very good, very good. Eh, mas sinagot naman pala si Sir Sir sa kanina sa live. Pagpunta ko, nagdadra... Meron, Sir Pao. Ang hirap, integral. Sa amin, sir, daming instructor na engineering na nag-take ng lo... Lo? Mahirap ang lo, parang hindi ko siya... Oo, ang hirap ko yung pinapasagot ng kanina. Hindi ko talaga... Hirap. Next. How many integer exist? Ah, ito nga. Malapit na. Oh, hanggang 18, hanggang 20 lang tayo ngayon. Ang tagal nga natin, no? 1 hour 30 minutes, 1 hour 38 minutes sa tong live natin. Nag- Pwede ba yun? Engineering to medicine? Sir, jala ka, babe. Pwede ba yun? O hindi ka ba mag-detect ng other sciences nun bago ka mag-proceed ng medicine? Sirang sa C, chancing 3, A, magkakaiba? 2? Mabuti nang bumagsak dito, wag lang sa iyo. Any orders gusto lang kasi sir yung med as ibig sabihin pwede so, okay, let's answer this one. Sup man, ay good evening sir Zap. No, ito sir Zap kahit ano kasi less than zero. Pag sinabi natin ganyan, less than or equal kasama yung zero, no? So 0, 1, 2, 3 kasama din yung 3 kasi less than or equal. Parang kanina yan, no? Kung wala yung, kung wala to, kung ganyan lang, 0 and ganyan lang, hindi kasama yon, hindi kasama to. Dahil nga may equal sign sa baba, sama. So, sagot natin letter C. Okay, 4. Very good, very good. Now, 4, 4. 1, 2, 3, 4. Next. In a decimal system, the smallest number natural number is, pwede kang dadali na nito. Sagot natin is decimal system, ah. Ay, gusto niyo manood ng mga replay natin nandito, ha? Nasa baba. Tama ba? Nakikita ba? Ayan, nandiyan, ha? YouTube and... Ano. Wala na, Sir Gabs. Umuwi na. Wala na ba, Sir Gabs? Sir Gab. Thank you po sa mga nag-follow sa atin. Sagot natin is non-zero natural is very good, letter B. Natural. Tsaka non-zero. Sagot natin is 1, no? Very good. Last number, pinakamadali. Two raised to x equals 8. Mga ganyan, madadali lang siya, no? Okay? Sagot na agad natin, no? So, madali lang naman siya. 2 raised to 3 yan. Plus x, property mo, pareho sila. So, magiging letter. Okay? Meron pa ba? Ba't parang meron pa? Ay, wala na. So, yun lang ang ating, ano pang siguro mag-i-start na tayo ng ano. Tama ba? Teka lang, sir. Pati lang ko nga. Anong topic natin bukas? Ayun mo na yung quote natin. The essence of mathematics is not to make simple things complicated, but to make complicated things simple by Stan Gather. Lesson natin bukas is algebraic expression na. Hoy, DE, mahirap yan. Wala ba tayo dyan? DE. So, ang topic natin tomorrow is algebraic expression na. Woo! Okay, algebraic expression. October 7. 2024. Okay?
Yun, algebraic. Yan. So, ganyan na tayo, no? Bukas. Okay. So, maraming salamat sa mga nag-follow, nag-like, nag-send ng gifts sa atin. Thank you po. Tinan yung mga nag-send ng gifts sa atin. Sir Paradox, Sir Sean, Sir Riddle, Dear Engineer. Thank you po, Sir Gelsa. Thank you po. Ano, lagi nag-send ng gifts sa atin. Thank you po. No, kahapon, mga nag-send sa atin. Thank you po, Sir Sarang Susi. Yung mga regular students natin, no? Yung mga bago, mga transferee natin na tinatawag, no? Sabi nga natin, yung mga laging nandito is regular. Tapos meron tayong tinatawag na ireg, yung bihira pumasok, ano? And then meron naman tayong tinatawag na, ano yung sana? Transferee, yung mga bago. Yung mga bagong like na, transferee yan, galing sa, ano? And then meron tayong tinatawag na nagka-cut ng class, no? Pag medyo gabi na, matapin naman yung structure. Wala tayong ganyan, Mateo, no? Wala tayong ganyan. Structural analysis. Ireg po ata ako, ngayon lang ulit nakanood. Okay, hindi, wala tayo kahapon, no? Tapos mga na-late lagi, cut class. Ay, kaya sir, ireg, mayroon ako. Oh, nag-transfer ako school, kaya ireg. Ay, mga bago. Ay, day style niya. Ayun ah. Meron tayo dyan mga regular din. Kilala ko lahat yung mga nandito, no? Mga lagi mapasok sa classic ko. Parang, sir, 1 week sa algebraics. Sana nga matapos natin eh. Agad. Joke lang yan, no? Magpaalam mo ba sa CR, tapos babalik may turon na. Oo. Papasabay din ako ng turon. Drop na ako. Malapit na tayo mag-finals, no? October, mag-finals tayo siguro. Sa ano, October 31 ba? Meron man 31. Meron, no? October 31. Daw siguro finals natin ng algebra. Okay? Hindi. Long band paper ito. Maganda kayo. Nadadamanan. Hello everyone. Good evening. Ma'am Shell, good evening. Uy! Ma'am Shell, tapos na. Last slide na, oh. Pero, ang glass mo, nakapasok kayo. Nakahawol kayo, no? Maraming salamat. Bukas, mag-live ulit tayo. Thank you po. Thank you po. Sir Power, nandiyan ka ba, di ba? Dito na ako ha, maraming salamat sa pag-stay sa ating live. Sir Sinong Susi, ang nadaan-daan na lang ako dyan sa inyo ha, maraming salamat everyone. See you, sana may natutunan kayo ngayong araw. Panoodin nyo na lang ating replay, na meron na yung replay. Thank you po, thank you po.